Simpleng babae si Cassandra, at simpleng buhay lang ang gusto niya. Pero muling magtatagpo ang landas nila ni Rafael, ang dati niyang asawa, na ngayon ay magiging amo niya. Mapipigilan kaya ni Cassandra ang kaniyang puso na huwag mahaling muli ang lalaki? Yan po ang ating aabangan sa ating bagong kwento na pinamagatang Loving My Ex-Husband. Ano ka ba naman, Cassandra? I'm here for almost 1 hour tapos ikaw kadarating mo lang. Anong akala mo, artista ka? Agad na bungad sa kanya ng kaibigan niyang si Maricel. We are now at Villegas Empires para sa pag-apply ni Cassandra bilang secretary at ito naman ay sa department head. Sorry naman, eh kasi na-traffic ako. Hinging tawad ni Cassandra at hininaan niya na ang boses niya dahil halos lahat ng dumadaan sa loob ng Villegas Empires ay napapatingin sa kanila dahil sa tinis ng bunganga ng bruhang babaeng to. Nakakahiya. May sarili ka ng sasakyan lahat-lahat. Nalate ka pa din. Hoy babae, FYI, for your information, hindi porket may sasakyan na ako, hindi na ako matatraffic. Bakit? Yung sasakyan ko ba'y lumilipad? Pagtataray ni Cassandra, na nanggigigil na talaga sa boses ng kaibigan. Kung hindi niya lang talaga ito kaibigan, matagal niya nang nasungal-ngalang bunganga nito. Tara na! Kakakudam mo dyan, lalo tayong malilit sa interview. Anyaya ni Cassandra at nauna na siya sa elevator. Pinindot niya ang 36th floor ng building dahil doon ang interview niya at si Maricel naman ay sa 20th floor dahil sa ibang department ito. Mauna na ako sa'yo ha! Good luck! Ngiti ni Maricel nang marating nila ang 20th floor ng building. Nagbeso muna silang dalawa bago itutuluyang lumabas ng building. Si Cassandra naman ay inayos muna ang sarili bago siya makarating sa floor na pupuntahan niya. Nang makarating na si Cassandra ay agad na bumungad sa kanya ang mga babaeng aplikante. At ang isa naman ay mukhang ito yung secretary ng CEO dahil ito ang nag-aasikaso. Good morning, bati sa kanya ng babae. Good morning din po, magalang niyang bati. Anong pangalan mo? Tanong nito. Cassandra Pascua po, magalang niyang sagot. Ito naman ay tinignan ang folder na hawak at mukhang hinahanap ang pangalan niya. Ah, sige, maupo ka muna. Tatawagin na lang namin ang pangalan mo. Sambit nito na agad niya namang tinalima. Naupo si Cassandra sa isang bakanteng upuan. Halos lahat ng aplikante ay puro babae at ang malala ay nakaskirt pa sila na mukhang pinag-usapan nila na yun ang isuot nila. Well, siya naman ay nakaskirt din na hindi naman masyadong maiksi. She's wearing a white circle skirt 2 inches above the knee, white cuffed na pinatungan ng brown na blazer na pinaresan niya ng black na stiletto. Cassandra Pascua? Tawag sa kanya ng babae. Kinakabahan man ay tumayo na siya at lumapit sa kanya. The CEO is waiting for you inside. Good luck! Ngiti nito sa kanya. Pilit naman si Cassandra nang umiti sa babae dahil kinakabahan talaga siya at pinagpapawisan na ang palad niya kahit hindi naman mainit. Dahan-dahan niyang ipinihit ang doorknob ng pinto at nakayukong pumasok. Good morning po. Nauutal niyang bati dahil sa nerbiyos. Are you Cassandra Pascua? Tanong ng bariton ng boses at hindi ni Cassandra alam kung bakit mas lalo siyang kinabahan. Parang pamilyar ang boses na iyon. Pero hindi, napaka-imposible ng iniisip niya. Wala na siya dito, iniwan na niya ako. Yes po, magalang niyang sagot sa tanong nito. Why are you bowing your head? Sorry po, sambit ni Cassandra at dahan-dahang nag-angat ng tingin pero para siyang binuhusan ng malamig nang makita niya ang mukha ng lalaking kaharap niya. What the hell? Ang lalaking kinamumuhian niya ay nasa kanyang harap na ngayon at ang lalaking kinalimutan niya sa loob ng 3 taon ay nasa harap niya at ang lalaking hindi niya nakita sa loob ng 3 taon ay kaharap niya na. Well, Miss Pascua, I'm pleased to finally meet you again.
Ngisi nito sa kanya. And the man in front of me is none other than Rafael Villegas, my ex-husband, nasabi ni Cassandra sa sarili. Alam mo, hindi ko maintindihan sa'yo kung tanga ka ba o sadyang manhid ka lang. Bakit kaya hindi ka nalang umalis sa pagiging sekretary ng hinayupak mong boss? Naiinis na sambit sa kanya ni Noemi, ang naging kaibigan ni Cassandra dito sa Villegas Empires. Lagi kasi itong kasama ni Maricel kaya naging kaibigan niya na din ito. Nandito sila ngayon sa kantin na nasa loob ng company dahil tinatamad na din siyang lumabas. Mukhang may galit si Noemi kay Rafael dahil sa tuwing pinag-uusapan nila ang boss niya ay laging mainit ang ulo ng isang to. Parang si Maricel. Noemi, hindi pwede. Hello girl, pang ilang babae na ba yung naipasok niya sa opisina niya ngayong araw? Putol ni Maricel. Tama ito, kaya maaga si Cassandra na mag-lunch break dahil may kalandian ang magaling niyang boss sa loob ng opisina nito kaya pinalabas siya. Nasa loob kasi ng opisina nito ang table niya, kaya nakikita niya kung ano ang ginagawa nito kahit yung dati nitong secretary ay sa loob din. Nakapagtataka nga dahil hindi nagalaw ni Rafael ang dati nitong secretary, e samantalang halos babae na ang mag-alis sa sarili para lang mapansin ng binata. At saka nga pala, 1 year na din siya dito sa trabaho niyang ito. Sadyang tinitiis na lang talaga ni Cassandra ang pakasamahan ng boss niya para sa pera na din. Wala naman akong pake doon. Ang importante ay maayos akong papasok at maayos din akong lalabas. Mataray na sabi ni Cassandra. Ha? San ka papasok? Inosenteng tanong ni Kiara. Isa pa bilang kaibigan din dito sa kumpanya. My gosh, Kiara Alahar. You're like an innocent girl. Para kang bata. Iiling-iling na sambit ni Madel, ang isa din nilang kaibigan na parang si Maricel. Walang mintis at preno ang bunganga. Magsasalita pa sana si Cassandra, kaya lang biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Tanda na may nag-text kaya kinuha niya iyon sa tabi at binasa. From CEO Villegas. Come to my office now. Miss Secretary, I have a meeting outside the building. I need you. Nakalagay sa text, kaya bumuntong hininga si Cassandra at tingning na ng mga kasama niya. Mauuna na ako. Pinapatawag na ako ni boss. Paalam niya sa kanila. Good luck! Gisi ni Maricel sa kanya. Napailing na lang siya at pumunta na sa opisina ng magaling niyang boss. Nang makapasok siya sa loob ng opisina ng boss niya, ay ganoon na lang ang pamimilog ng bibig at mata niya. Ay kabayan na may ipis! Tili ni Cassandra at dali-daling tumalikod sa gawi nila. Nakita niya lang naman ang boss niya na may nakakandong na babae dito at naghahalikan sila. Walang iya, ipinatawag-tawag siya tapos ganito lang maaabutan niya. Ano to, manonood siya ng porn? Live show pa! Oops, sorry, I thought mamaya ka pa dadating. Hagik-hik ng babae na kasama ng boss niya. Napabuntong hininga naman si Cassandra. Boss, text niyo na lang po ako kapag tapos na kayo. Sambit niya at lalabas na sana, kaya lang ay nagsalita ito. No, actually we're done. Stay here na. Sambit nito. Napabuntong hininga naman si Cassandra at nakatalikod sa gawi nila na naglakad patungo sa table niya. Siyempre, hindi siya umupo sa swivel chair niya dahil makikita niya ang mga ito. Kaya imbis na umupo, ay tumayo na lang siya at tumalikod sa gawin nila. Kinuha niya muna ang kanyang cellphone at inabala ang kanyang sarili doon. Why don't you sit, Miss Secretary? Biglang tanong ng hinayupak niyang boss. Wag na po, kanina pa po ako nakaupo. Dahilan ni Cassandra. I'll just go na baby, I'll see you na lang. Malanding sambit naman ang babae. Okay, take care. Rinig niyang sambit ni Sir. Narinig niya ang pagbukas at sara ng pinto, dahilan para ibuga ni Cassandra ang naipon niyang hininga at nakahinga ng maluwag. Are you done doing something, Miss Secretary? Napapitlag siya nang biglang magsalita si Rafael sa kanyang likod. Naramdaman niya pa ang hininga nito sa likod ng tenga niya. My gosh, I can smell his minty breath.
Yes, sir. Pwede na po ba tayong umalis? Nauutal ni Cassandra na tanong dahil hindi siya makahinga ng ayos dahil nararamdaman niyang malapit lang ito sa kanya. Yeah, let's go. Sambit ni Rafael at nang maramdaman ni Cassandra na wala na ito sa tabi niya, ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Pagkaharap niya ay ganun na lang ang gulat niya nang nasa likod niya pa rin ito. What the hell? Akala niya wala na ito. Napalunok naman siya. Ah, sir, hindi pa po ba tayo aalis? Nauutal na tanong niya. Aalis na tayo, Miss Secretary. Malamig nitong tugon at nauna nang lumabas. Ang sungit. E wala naman akong sinabi na pumesto siya sa likod ko. Sabi ni Cassandra sa sarili at bumuntong hinanga na lang siya at inayos muna ang sarili bago niya kinuha ang sling bag niya at lumabas na ng opisina nito. Dumiretso siya sa parking lot at doon niya nakita si Rafael na prenteng nakaupo sa driver's seat kaya sumakay na din siya. Tahimik lang si Cassandra habang ito naman ay nagda-drive. Nilingon niya lang ito nang bigla nitong buksan ang player ng sasakyan at sakto namang may tugtog na. Pero parang si Cassandra na bumalik sa dati nang marinig niya ang kanta. And every stanza of the song, there's a memory inside her mind that flash a memory that she don't want to remember anymore. The memory that almost hurt herself. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Kanina pa sila ni Maricel dito sa gymnasium ng school nila dahil gusto daw nitong manood ng basketball. At dahil mabait si Cassandra, ay sinamahan niya na tong baliw niyang kaibigan. Ano ba kasing trip mo at manonood ka ng basketball? At take note, practice pa lang. Naiirita niyang tanong kay Maricel nang makaupo sila sa bench. Konti lang ang tao sa loob. Kasama na doon ang mga players at ang iba pa sa nanonood sa kanila ay puro babae na kulang na lang ay lumabas ang litid, kakatili at sigaw sa pangalan ng mga lalaking naglalaro. E gwapo kaya ang pambado ng school natin ngayon, bakla. Imagine, magaling na silang maglaro, gwapo pa sila. Kinikilig nitong Turan. Hay, kung hindi lang talaga niya ito kaibigan, baka nasaksak niya na ito. Nagsimula na ang practice ng pambato ng school nila at ang mga babae ay hindi magkamayaw kakatili at kasama na doon ang magaling niyang kaibigan. Napailing na lang si Cassandra at itinuon ang atensyon sa mga naglalaro. Pero sa isang tao lang natuon ang atensyon niya at nang makita niya ito, parang nag-slow-mo ang paligid nang makita niya itong naglalaro. He's the only guy who took her eyes and never leave him. She thanked na love at first sight siya. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. Looks like we're made for each other, miss. Ngisi sa kanya ng lalaki nang nakita niyang naglalaro ng basketball last time. Si Rafael. Nalaman ni Cassandra ang pangalan nito dahil sa kaibigan niya. Rafael Villegas is the captain of the Chan team, ang sikat na basketball team sa school nila maging sa ibang school. And take note, the members of Chan are all Casanova kaya sikat sila. Well, bonus na lang ang pagiging kilala nila sa business world dahil sa mga magulang nila. Pero sikat sila dahil sa bansag sa kanilang mga Casanova. They're all playboys. Halos lahat na nga ata ng babae dito sa school nila ay natikman na nila. Sila na lang ata ni Mara silang hindi bumibigay sa adindog ng mga ito. Nako, tigil-tigilan mo ako sa mga banat mo. Can't you see, Mr. Villegas, that I'm going to be late kaya tumabi ka sa daan? Inis na sambit ni Cassandra at naglakad na, pero napahinto siya nang bigla itong magsalita. Remember this, Cassandra Pasqua, that one of these day, you are going to be mine. All mine, Miss Pasqua. Puso at kaluluwa mo magiging akin, kaya humanda ka.
and I'm willing to take the risk just to have you. Liligawan kita at sisiguraduhin kong mapapasagot kita. Buong kumpiyansang sambit ni Rafael. Si Cassandra naman ay parang tinamaan ng kaba dahil ang lakas ng tibok ng puso niya. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to. Rafael is not joking. Tinotoo nito ang sinabi nito, naliligawan siya nito at dahil mukha itong seryoso, dahil niligawan siya nito sa loob ng 2 taon. Ang tindi, diba? Kaya wala si Cassandra na nagawa kundi sagutin ito. Her parents know this very well dahil alam niyang nakikita nila siya because both of her parents are now in heaven. Sinadya pa nilang 2 ni Rafael na pumunta sa puntod nila para sabihin at ipakilala sa kanila si Rafael. As the days, weeks, months and years pass, our relationship were going smoothly. Hindi na ito yung Rafael na babaero na nakikita ni Sandra at naunti-unti na itong nagbabago. And Rafael asked her to marry him after her graduation. Nag-celebrate silang 2 at doon nito hinangi ang kamay niya. Well, umuon na din siya dahil ilumang taon na din naman silang magkarelasyong 2. After nitong mag-propose ay kinasal sila after 1 month. We got married in church. His parents is not against in our relationship. Ang totoo nga nun ay walang pakialam ang magulang nito kung hindi siya mayaman. Basta daw ang importante ay mahal nila ang isa't isa. At tuwang-tuwa pa sila dahil sa wakas ay nagawa na ng anak nila ang tumino. The one that I belong to, you're still the one I want for life. You're still the one. Pero hindi pala sapat kung gaano kayo katagal na magkarelasyon. Dahil akala ni Cassandra, nang ikasal sila ni Rafael ay wala na silang problema na kakaharapin. But that was all wrong. Merong isang pangyayari sa buhay niya na kahit kailan ay hindi niya inaasahan at alam na kaya niyang gawin. Akala ni Cassandra lubos niya na itong kilala. He always do that to me. After a year of marriage, hindi niya alam ang ginawa niya. Wala siyang matanda ang kasalanan niya para gawin ito sa kanya yon. Ang kasalanan niya lang naman ay ang mahalin ito ng lubos at dahil doon ay halos wala na siyang itinira sa sarili niya. At dahil doon, sa sakit na si Cassandra mismo ang sumuko, napapagod na siya at nasasaktan. After a relationship as boyfriend and girlfriend for 5 years, we got married. And we have our marriage for 1.5 years. So we almost knew each other for 6.5 years. And in just one snap of fingers, my relationship with Rafael, my husband, is totally gone. Matapos niyang pagtiisa ng halos 5 buwan na pagmukhain siyang tanga at desperada na asawa, she ended the relationship with him. She filed a divorce with him. Hindi pala laging masaya. And one more thing, she learned from their relationship na kapag nagmahal ka, kailangan hindi lahat ng pagmamahal kailangan mong ialay sa kanya. Kailangan mong magtira para sa sarili mo. Para kapag nasaktan ka, ay alam mo sa sarili mo na mahal mo pa ang sarili mo at hindi mo inubos ang pagmamahal mo sa isang tao lang. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one, you're still the one I run to. The one that I belong to. You're still the one I want for life. Gumuho ang relasyon nilang 2 sa loob ng 6 taon dahil lang sa lagi nitong pagdadala ng babae gabi-gabi sa bahay nila. At harap-harapan pa talaga na kung daanan siya nito ay para siyang hangin lang. And worst,
She does not exist in his world when he is with his other woman. Papalit-palit ito ng babae gabi-gabi. At nagpapasalamat si Cassandra dahil bago pa ito magloko ay hindi niya pa naiibigay ang pinakaiingatan niyang bataan. Kontento na sila sa haplos at halik lang. We just went to our intimate moments but he never penetrated me. At siya naman ay para makaraos ay nagmamariyang palad siya. And when I asked him why he was cheating on me, he said that he was not happy with me anymore. At kaya hindi niya ako ginagalaw ay dahil I'm not a virgin. Nung una, ayos lang dahil matapos naman siyang lumandi sa kabilang kwarto ng bahay namin, ay pumupunta siya sa kwarto namin. Maliligo muna bago tumabi sa akin at ako naman ang lalandiin. Nung una ay ayos lang dahil kahit mambabae siya, sa akin naman siya bumabagsak. But when Maricel slapped me hard to wake up from my stupidity, and when he said that I'm the most martyr girl in the world, doon ako nagising sa katotohanan na nagiging martyr na nga ako dahil sa asawa ko. That's why I finally decided to file a divorce paper. Total sa ibang bansa naman kami kinasal. And that is the most saddest part of my life for being a Mrs. Villegas for almost a year. The saddest event of my life was when I finally decided to set myself free from the hell that I'm living, and when I set him free from the life that he's not meant to be. A life that is not in his vocabulary. A life in marriage and having a wife. You're still the one I want for a life. You're still the one that I love. The only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. So glad we made it. Look how far we've come, my baby. And my life after that is the worst part of my life. Because after Rafael and I finally set each other free, I learned that he was marrying someone else after we got divorced. And that is the worst. Dahil natutunan ko na pinagkasundo pala siya sa ibang babae habang kasal pa kami. Kaya pala bukal sa loob niya na maghiwalay kami. Kahit nung pirmahan niya ang papeles, ay wala man lang akong nakitang emosyon sa mata niya. Tanging blanko lang ang nakikita ko sa mga mata niya. Siguro nga hindi pa siya handa ng panahon na yun para sa kasal. Sadyang na pressure lang ata siya dahil akala niya ay iiwan ko siya. O di kaya ay hindi naman talaga niya ako mahal. And the worst part is when he said that in front of me. The most saddest line in my life that I've ever heard. The line that changed everything in my life. Nasa harap ko ang attorney ni Rafael at si Rafael naman ay nakaupo sa pang-isahang sofa. I looked at him when the attorney gave him the pen so he can sign the divorce papers. Tinignan ko siya. Umaasa na sana man lang ay sabihin niyang huwag ko siyang iwan o hiwalayan. Dahil kapag sinabi niya yun, ay handa ko ulit siyang bigyan ng pagkakataon. I'm very much willing to give him and our relationship a second chance. A second try. I'll try. Pero mapaglaro talaga ang tadhana. Dahil walang alinlangan niyang pinirmahan ng papel at ako naman ay kumura para hindi bumuhos ang luha ko sa mga mata. He gave the attorney the papers and when he left the two of us inside, Rafael looked at me flatly. He smirked at me as if he won a lottery. I thought he would say something that would make me change my mind and give him a chance. But when he spoke, my heart dropped and my love for him was nothing. Parang sa isang iglap lang ay gumunaw ang mundo ko. In just one snap, my world literally dropped as well as the tears that I'm trying to stop from my face. The word that I'm not expecting from him. The words that actually changed my world. The word that broke my heart and the words that I don't really expect from him. I thought he loved me more than his life, but I was wrong. It was all wrong. His love for me was wrong and my love for him was wrong too.
as he looked at me. All my emotions are slowly getting into my nerves. Anger, pissed, and I also pity myself that I'm still trying to save our marriage, hoping that it would work out. But he smirked at me, looking straight into my eyes. I didn't love you, Cass. It was all just a show, para makuha ko ang babaeng gusto ko. At ngayon, hinahabol na niya ako, at sinabi niya na balikan ko siya. Iniisip ko na din ito noon pa lang na mag-divorce na tayo. Sadyang naunahan mo lang talaga ako. At mabuti namang naisip mong palayain ako dahil nagsasawa na ako sa'yo. I always see you beside me kahit hindi naman ikaw ang babaeng gusto kong makita lagi. Ngisi niya. Tumayo na ako dahil hindi ko na kayang lahat ng sasabihin niya. Masakit at hindi ko kayang tiisin. When I was about to open the door, he spoke again, and that was the most heartbreaking line that I ever heard in my life. And my tears started to slow down on my cheeks. And one more thing. I just made you my girlfriend and marry you because of the bet. And with that, I want to slap myself because of my stupidity. But before I do that, I went near him and gave all my energy and forced a very, very hard slap on his cheek. A very hard slap that made his cheek very, very red. And that is my greatest downfall. Tahimik si Cassandra habang inaalala niya ang nakaraan nila ni Rafael Villegas. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.